Anak, may pera ka pa ba dyan? Tanong ng ina ni Shaina sa kanya. Wala na po eh. Di ba kakabigay ko lang naman po sa inyo kahapon ang pera ko galing sa sahod ko sa trabaho, Nay? Ubus na po ba ka agad? Nagtatakang tanong ng dalaga. Oo anak eh. Alam mo naman na nag-aaral ang kapatid mo at saka nagme-maintenance ang tatay mo. Kahit lahat ng pera na binibigay mo ay ubus ka agad. Wala naman akong trabaho anak eh. Kaya pasensya ka na. At kung meron man akong trabaho gaya ng mga racket ko sa mga kapitbahay natin sa paglalaba, ay hindi rin yun sapat. Kahit anak, baka pwedeng makahingi ng pera sa'yo. Alam ko naman na may pera ka pa. Paliwanag ng kanyang ina. Inay, may pera po ako dito. Pero ipon ko po ito. Hindi ko po ito pwedeng gamitin. At saka alam niyo naman na maliit lamang ang sinasahod ko sa pabrika, hindi ba? Kahit sana naman ay maintindihan niyo, Nay. Sagot na lamang ni Shaina. Shaina naman, hayaan mo bang mamatay ang tatay mo? Grabe ka naman. Alam mo naman kung anong sakripisyo ang ginagawa namin ng tatay mo noon sa'yo para mapaaral ka lamang sa kolehiyo. Tapos ganyan lang ang susukli mo sa amin? Alam mo naman siguro kung bakit nagkasakit ang tatay mo, hindi ba? Dahil sa paghahanap buhay para lamang mapatapos ka ng pag-aaral. Kahit konting utang na loob naman, Shaina, oh. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan, Nay. Tinutulungan ko naman kayo ah. Hindi ba halos nga ang lit-lit ng mga naiipon ko? Dahil halos lahat ng pera ko ay napupunta po sa inyo. Huwag nga kayong magsalita na para bang pinapakita nyo na hindi ako tumutulong at wala akong utang na loob sa inyo. Saksi naman siguro kayo kung magkano lamang ang sinasahod ko sa pabrika, hindi ba? Huwag naman kayong masyadong magdemand sa akin, Nay. Inis na sambit ni Shaina. Hindi naman sa nagdedemand ako, anak. Pero baka naman pwede kang umanap ng trabaho na mas mataas pa ang sahod mula dyan. Nang sa gayon ay matustusan ng lahat ng pangangailangan natin. Suwestiyon ang kanyang ina. Inay, alam niyo naman po na walang mataas na sahod dito, hindi ba? Unless kung mangingibang bansa ako o hindi kaya ay sa Maynila ako makikipagsapalaran, eh ayoko namang mangyari yun sa akin. Anak, kailangan mong makipagsapalaran sa buhay kung gusto mo talagang matulungan kami ng tatay mo. At saka alam mo ba na ang kaibigan mong si Dayan ay luluwas na rin ng Maynila dahil kagaya natin ay naghihirap rin sila sa buhay at kailangan niyang makipagsapalaran upang makaahon sa kahirapan. Talaga? Oo anak, nakausap ko kahapon ang ina ni Dayan at gaya natin ay pareho lang tayo ng sitwasyon. Kahit kung ako sa'yo ay puntahan mo na ang kaibigan mo at sabihin mo na sasama kang luluwas sa kanya sa Maynila. Suwestiyon ang kanyang ina. Pero Nay, anak, Shaina, alam kong kaya mo ang buhay sa Maynila. Kahit anak, parang awa mo na oh. Kailangan ka namin ng tatay mo, maging ng mga kapatid mo. Ikaw lamang ang tanging pag-asa namin. Kung hindi ka naaawa sa amin, ay maawa ka naman sa mga kapatid mo. Ikaw lang ang nakaya naming paaralin dahil sa malalakas pa ang mga katawan namin ng tatay mo noon. Kahit ngayon na matanda na kami, ay wala na kaming pera pang ipapaaral sa mga kapatid mo. Kahit sana naman anak, ay mapag-isipan mo rin ng tama. Paliwanag ng kanyang ina. Pag-iisipan ko po munang mabuti, Nay. Dahil mahirap na nga ang buhay dito na may bahay ako eh. At kayo pa nga ang nagluluto ng mga pagkain ko para lamang pagising ko, ay aalis na lamang ako. Sa Maynila pa kaya na halos lahat ng pagluluto ay ako ang gagawa. Ang paglilinis ng dorm ay akin din at halos lahat ng mga kailangan mo doon ay kailangan pang bilhin. Anak, ganyan talaga ang buhay. May Panginoon naman tayong magagabay at tutulong sa atin. Kahit alam kong makakaya mo yan at hayaan muna kitang mag-isip-isip anak. Sad ng kanyang ina. Sige po inay, pag-iisipan ko po muna ng maigi. Pero alam niyo naman na mahal ko kayo at ayaw kong mawali sa inyo. Kahit magpapahinga na lamang po muna ako para makapag-isip-isip talaga ako kung ano ang kailangan kong gawin at kung tama ba ang gagawin kong desisyon, Nay. Sambit ni Shaina at agad na nagtungo sa kanyang silid. Buong gabi ay malalim niyang pinag-isipan kung ano ang dapat niyang gawin. At sa gabi ding iyon ay nakapag-desisyon na nga siya na kailangan niyang makipagsapalaran sa Maynila. Dahil sa ito lamang ang tanging paraan upang makaaon sila sa buhay na meron sila ngayon. Kinabukasan, ay gulat naman si Shaina nang biglang paglabas niya ng kanyang silid ay nasa sala nila ang kanyang kaibigang si Dayan. Dayan?
Anong ginagawa mo rito? Tanong niya kaagad. Ay, ang taray mo naman be. Wala ba akong good morning sa bagong gising dyan? Biro pa nito sa kanya na siya namang ikinakulat ng kanyang noo. Hindi ka naman mabiro be. Anyways, halika nga dito dahil may ibabalita ako sa'yo. Dagdag pa ng kanyang kaibigan nang makitang hindi natuwa sa kanya si Shaina. Kay aga-aga ang ingay-ingay mo talaga. Pero anyways, ano ba ang ibabalita mo at halatang halata na masaya ka? Tanong kaagad ni Shaina nang makatabi na niya ang kanyang kaibigan sa sofa. Well, ililibre kasi kita ngayon. Kahit sige na, magbihis ka na para makaalis na tayo. Masayang sambit ng kanyang kaibigan. Ililibre mo ako? Bakit? Ano ba ang meron? Bakit mo ako ililibre? Kilala kita dayan. Kahit sabihin mo na lamang kung patungkol saan yan. Sita ni Shaina sa kaibigan. Ay, napaka-chismosa mo naman talaga oh. Hindi ka ba talaga natutuwa na ililibre kita? Parang hindi ka naman sanay na palagi kitang nililibre. Pero anyways, hindi ko pwedeng sabihin dito at baka may makarinig pa sa atin. Alam mo naman na madaldal ako, hindi ba? At pati na rin ikaw. Kahit sa labas na lang natin pag-usapan ang mga bagay na yon. Suwestiyon ang kanyang kaibigan. Okay, sige. Sabi mo ah. Atlas na talaga. Ano ba talaga yon? Good news ba o bad news? Tanong ulit ni Shaina. Para sa akin ay good news ito. Pero kung ako ang tatanungin, parang bad news to sa'yo eh. Ano? Huwag ka nang magtanong ng magtanong. Ang mabuti pa ay magbihis ka na. Nasa gayon ay makaalis na tayo dito. Napakadaldal mo talaga. At tanong ka pa ng tanong. Huwag kang magalala. Ikikwento ko rin naman sa'yo mamaya one by one. Naiirit ang sambit ng kanyang kaibigan. Okay, sige. Magbibihis na nga ako. Sambit na lamang ni Shaina. At agad namang pumasok sa kanyang silid para mag-ayos na at magbihis. Agad namang nagpaalam sila sa ina ni Shaina. Tita, aalis po muna kami ni Shaina at babalik din po kami kaagad bago po maggabi. Paalam ni Diane. O sige, mag-iingat kayo ha. Tanging sambit na lamang ng ina ni Shaina sa kanila. Agad naman na silang nagpunta sa kanilang nakasanayang tambayan. Ito ay walang iba kung hindi ang Don's Cafe. Agad namang nag-order ang kanyang kaibigan ng kanilang kakainin habang ito ay nagkikwento. So ano bang balita yan, Diane? Naku-curious na tanong ni Shaina. Secret? Anong secret ka dyan? Baka gusto mong malintigan ka sa akin, Diane. Mataray na sambit ni Shaina. Sus, asip naman na magagawa mo yun sa akin. Anyways, ano ba ang gusto mong malaman muna? Ang good news o ang bad news? Tanong ng kanyang kaibigan. Kahit saan dyan, kahit ano pa yun sa kanila, wala naman akong pake kung good news or bad news yan eh. Ang taray mo naman, friend. May mens ka ba, ha? Pero anyways, unahin ko na lamang muna ang bad news. Nang sa gayon ay malungkot ka at kapag good news naman, ay mawawala ang lungkot mo. Natataw ang sambit ng kanyang kaibigan. Ano ba yan? Ang dami mo namang paligoy-ligoy. Pwede bang sabihin mo na lang? Naiinis na kasi ako sa'yo eh. Sita ni Shaina na kanyang kaibigan. Subalit ay tinawalan lamang siya nito. O sige, okay. Sasabihin ko na. Ang bad news kasi ay aalis na ako at iiwan na kita. Wala ka ng kaibigang ililibre ka palagi. Malungkot na sambit ni Diane. At saan ka naman pupunta ha? Ay, alam ko na pala kagabi pa. Ha? Anong alam mo, Shaina? Eh ngayon ko pa lamang sasabihin sa'yo. Nagtatakang sambit ni Diane. Sus, alam ko na yan. Dahil sinabi na sa akin ni nanay kagabi na luluwas ka ng Maynila. Tama ako, hindi ba? Para doon ka na magtrabaho? Ay, ano ba yan? Bakit naman nalaman ni tita? Eh kasi sinabi ng nanay mo, ikaw talaga dayan. Baka nakakalimutan mo na magkaibigan rin ang mga magulang natin. Kahit alam na alam ko talaga yan. Yang nanay mo pa naman ay napakadaldal din kagaya mo. Manang-mana ka talaga. Kahit alam ko na ang good news mo. Huwag ka nang magsayang pa ng laway para sabihin sa akin yon. Kantsaw ni Shaina. Sus, makinig ka na lang dahil sa kulang din yung balitang nalaman mo ukol sa pag-alis ko. Kasi ang totoong good news ay luluwas ako sa Maynila para doon na magtrabaho sa tita ko. At gusto sana kitang isama kung gusto mo lang dahil may restaurant doon ang tita ko. Kahit pasok na pasok tayo doon, maging hotel ay meron din sila. Kahit kung ako sa'yo ay sumama ka na sa akin sa Maynila
para naman makatulong ka sa nanay at tatay mo, Shaina. Suwestiyon ang kanyang kaibigan. Ay nako. Anyways, yan rin naman ang pinag-iisipan ko kagabi pa, Dayan. Kaso nga lang, natatakot kasi ako eh. Alam mo naman na baka hindi tayo parehong mapasukan ng trabaho. At saka alam mo naman na hindi ako sanay sa ibang lugar, hindi ba? Kahit ikaw na lamang muna ang lumuwas. Susunod na lamang ako sa'yo. Promise yan. Kailangan ko lang talagang maging handa bago makipagsapalaran sa Maynila. Seryosong sambit ni Shaina. Ikaw ang bahala, Shai. Basta't nandun lang ako ha. Kapag may kailangan ka, ay tawagan mo ko at sabihin mo sa akin kapag need mo ng tulong ko ha. Sambit sa kanya ng kanyang kaibigan. O naman Dayan, alam mo naman na one call away lang tayo sa isa't isa, hindi ba? At mamimiss talaga kita, bes. Sambit ni Shaina at nagkaya ka pa ng dalawa. Nagkwentuhan na lamang sila hanggang sa umuwi na sila sa kanika nilang mga bahay. Ilang araw ang lumipas ay nakaluwas na nga ng Maynila si Dayan. Ilang araw rin ang lumipas ay mas lalong nalugmok sa kahirapan ng pamilya nila Shaina. Kahit wala siyang ibang mapagpilian kung hindi ang lumuwas na lamang ng Maynila. Dayan, Bes, may alam ka bang dorm na bakante pa dyan? Tanong niya sa kanyang kaibigan. Ay, oo Bes, meron. Doon sa harapan ng dorm ko. Sayang talaga at hindi ka sumama sa akin noon. E di sana ay magkasama tayo ngayon. Pero huwag kang mag-alala at mabait naman daw ang mga nakatira doon. Kahit doon ka na lamang muna para naman malapit lang tayo sa isa't isa. Suwestiyon ang kaibigang si Dayan sa kanya. Kahit napatango na lamang si Shaina. Hanggang sa dumating na nga siya sa Maynila at pinasok na niya ang dorm na iyon. Shaina, pasensya ka na talaga at hindi kita masasamahan dahil sa mga galit si tita eh. Nagkataon kasi na kailangan ng manpower ngayon. Kahit hindi kita masasamahan ngayon, malungkot na saad ng kanyang kaibigan dahil sinundo siya nito sa airport. Naku, okay lang. Huwag kang mag-alala. Ayos lang sa akin yun. Sinundo mo naman ako eh. Ako na ang bahala sa lahat. Basta't alam ko naman kung nasaan na ako. Ako na ang bahala kang makipag-sales talk sa mga kasama ko sa kwarto. Sambit ni Shaina. Okay, sige bes. Alis na ako ha. Mag-ingat ka ha. Kapag may problema, ay tawagan mo lang ako, okay? Nag-aalala lang sambit ng kanyang kaibigan. Oh bes, kahit sige na umalis ka na. Pagtataboy ni Shaina sa kanya. Agad namang pinuntahan ni Shaina ang dorm na sinasabi ng kanyang kaibigan. Agad niya namang nakausap ng masinsina ng may-ari ng dorm at hinatid siya sa dorm kung saan ay makikilala niya ang kanyang kasama sa kwarto. Hi, ako nga pala si Angel. Ikaw, anong pangalan mo? Bati ka agad ng babaeng maganda at halata na mayaman ang dating nito. Dahil sa kutis pangalang nito ay halatang-halatang galing sa mayamang angkan. Hi, Shaina nga pala. Pakilala naman ni Shaina sa kanyang sarili. Huwag kang maiiya sa akin ha. Tutal kasama naman na kita dito sa kwarto ko. Halika, pasok ka at itutur kita sa silid natin kung saan mo pwedeng ilagay ang mga gamit mo at ang iba pa. Yaya na Angel kay Shaina. Nilipot naman nila ang buong silid. Salamat Angel ha. Pasasalamat ni Shaina kay Angel. Walang anuman yun. Anyways, alis na muna ako ha. Kasi may trabaho pa ako eh. May iwan na muna kita. Paalam ni Angel. At agad naman ang umalis. Nang umalis na nga ang kanyang kasama sa kwarto, ay nilibot naman ni Shaina ang kanyang paningin sa kabawaan ng kwarto. Okay lang naman para sa kanya yun. Kahit agad niya namang nilagay ang lahat ng mga gamit niya. Ilang buwan ang lumipas at naging medyo close naman sila ni Angel. At dahil sa madalas na naiiwan ni Angel ang kanyang mga pera, ay nakapagdesisyon si Shaina na hunin ang mga ito. Lord, blessing naman siguro to, hindi po ba? Kailangan ko kasi ang perang ito eh. Sambit niya na lamang at agad na kinuha ang pera ng kasama niya. Kinagabihan, pag-uwi ni Angel ay kinakabahan si Shaina sapagkat baka hanapin ito ang 1,000 pera nito. Lord, huwag naman po sana niyang malaman. Dasal ni Shaina dito. Shaina, sambit ni Angel na siyang naging dahilan upang mapasigaw si Shaina. Anak ng kabayo, sigaw nito dahil kulat na kulat at napatawa na lamang si Angel. Teka, parang nakakita ka ata ng multo. Grabe ka talaga, nakakatawa ka. Tinawag lang naman kita eh.
sambit ng dalaga. Kit agad namang nagsalita si Shaina. Ay, ano kasi, pasensya ka na ha. Kinakabahan lang talaga ako at nanenerbiyos ako dahil sa parang pakaramdam ko ay may masamang nangyari sa pamilya ko. Hindi kasi makasagot ang kapatid ko kanina. Eh kanina ko pa siya tinatawagan. Pagdadahilan ni Shaina. Ah, ganun ba? Sorry ah. At huwag kang masyadong mag-isip ng mga negative. Baka marami lang silang ginagawa kaya hindi sila makasagot. So, question ni Angel. Kahit na ganoon ang sagot ni Angel, ay kinakabahan pa rin si Shaina dahil baka hanapin ito ang kanyang pera. Hanggang sa paghiga niya, ay kinakabahan pa rin siya dahil sa Angel naman ay tila ba may hinahanap. Lord, sana naman po ay hindi pera ang hinahanap niya. Dasal ulit ni Shaina. Shai, gising ka pa ba? Tanong na Angel dito. Oh Angel, bakit? Kanina ka pa ata may hinahanap dyan. Ano ba ang pinagkakabalahan mo? Tanong ni Shaina. Hinahanap ko kasi ang suklay ko. Nakita mo ba? Tanong ni Angel. Ay sorry, hindi ko nakita eh. Yan lang ba ang hinahanap mo? Kinakabang tanong ni Shaina. Oy, nakita mo ba yon? Kanina ko pa kasi hinahanap, pero hindi ko makita. Baka sakaling nakita mo, Shaina. Nakalimutan ko rin kasi kung saan ko nailagay o naiwan. Dito pa sa silid natin o doon pa sa opisina namin. Ay naku, ay bata-bata ko pa para maging makakalimutin. Nalilitong sad ni Angel. Tutulungan na lang kita sa paghahanap mo, Angel. Wala kasi akong nakita eh. At saka, umalis rin ako kaagad pag alis mo. Sagot ni Shaina. At tila ba nabunutan siya ng tinik ng marinig nito na hindi ang pera nito ang hinahanap niya. Naku, wag na. Bukas ko na lamang hahanapin yon. Nahalugog ko naman na ang buong silid natin, pero hindi ko mahanap. Baka sa office ko yun naiwan. Uwi ka na Angel. At hindi na ulit nagtanong pa. Kahit nang dahil doon, ay lahat ng mga pera na naiiwan ni Angel ay kinukuha ni Shaina. Kahit nang dahil din doon, ay marami siyang perang naitatabi. Dahil may sahod pa siya at may pera pa siyang galing sa kasama niya. Kit agad niya namang pinuntahan ang kanyang kaibigang si Dayan. Dayan, bes, punta tayo doon sa mamahaling resto. Pangarap ko kasing makakain dyan eh. Simula noong dumating ako dito sa Maynila, eh hindi pa ako nakakarating doon. Sambit ni Shaina sa kanyang kaibigan. Weh, hindi nga. Ang mahal kaya ng pagkain doon. Sigurado ka ba? Tanong ng kanyang kaibigan dahil naninibago ito sa kanyang asta. Kilalang kilala niya kasi ito na hindi kumakain sa mga mamahaling restaurant dahil sa sobrang nagtitipid talaga ito. Oo naman, at saka ako lang bahala, libre ko na. Tara na, sambit ni Shaina at agad na hinila ang kanyang kaibigan. Kit walang nagawa si Dayan kung hindi ang sumama na lamang. Nakarating naman sila sa restaurant. At agad naman na silang nag-order at kumain. Ang daming order nito ah, singit ni Dayan. Sus, huwag ka nang mag-alala. Libre ko na ang lahat ng ito. Kahit umorder ka na lang kung ano pa ang gusto mo dyan. Sambit ni Shaina na siyang naging dahilan upang manlaki na lamang ang mata ng kanyang kaibigan. Aba, himala Shaina. May pera ka kahit hindi pa natin sweldo. Saan mo nakuha ang pera mo? Siguradong may sugar daddy ka, no? Sambit ni Dayan sa kanya. Hoy, ayusin mo ang tabas ng dila mo. Baka may makarinig sa'yo oh. Tapos susgahan pa nila ako. Saway ni Shaina habang may hinhing kinakain ang binili niyang karne. Sus, totoo naman hindi ba? Naku Shaina, marami ka na talagang hindi sinasabi sa akin. Dagdag pa nito. Hoy, ano ka ba Dayan? Sabing wala nga akong sugar daddy. At sa akong meron man, ay sasabihan kita. Kilala mo ako Dayan. Mariing sad ni Shaina. O sige na nga, saan mo nakuha yung pera mo? Nagawa mo pa akong ilibre sa mamahaling restaurant na ito. Pag-uusisapan nito sa kanya, dahilan para siya ay mapilitang umamin dito. Lumapit ka nga dito at baka marami pang makarinig sa atin. Eh bakit ba? Ano bang lihim na naman yan, Shaina? Basta, halika nga at huwag kang maingay ha. Yung kasama ko kasi sa dorm na inuupahan ko, eh masyadong barara. Palaging nakakalat ang mga pera niya sa higaan niya. Eh palagi naman siyang wala eh. Kaya ayun, kinukuha ko na lang. Hindi naman niya kasi hinahanap. Tapat niyang sabi sa kanyang kaibigan.
na sobra namang ikinagulat nito. Diyos ko, Shaina, kailan ka pa nagkaganyan? Alam mo naman na masama ang ginagawa mo, hindi ba? Diretsa ang wika nito. Alam ko, pero pakiramdam ko, ang Panginoon ang may bigay sa akin ito dahil alam niyang gipit na ako sa buhay. Katwiran niya na ikinakamot naman ang ulo nito. Dinamay mo pa ang Panginoon sa kalokohan mo, Shaina. Kung ako sa'yo, ay balik mo na ang mga perang kinupit mo. Matakot ka sa karma. Payo nito na ikinasimangot niya na lamang, saka nagpatuloy sa pagkain. Huwag ka nang sumimangot yan, Shaina. Ibalik mo yung pera na kinupit mo. At huwag na huwag kang magdadahilan pa dahil mali talaga ang ginagawa mo. Sita ulit ng kanyang kaibigan. Sus, dahil naman eh. Shaina, makinig ka na lang sa akin. Seryosong sambit nito. Kahit hindi na lamang nagsalita si Shaina dahil alam niyang tataas pa ang usapan nila. Matagal nang nangungupit sa kasama niya sa inuupa ang dorm ang dalagang si Shaina. Nag-umpisa ang gawain niyang ito noong mga panahong wala siya ni Singkong Duling na pambili ng kanyang pagkain. Sakto namang nakatapat lang ang mga pera ng kasama niyang ito sa katapat niyang kama. Dahilan para hindi niya maiwasan ang temptasyon at kuhain niya ang mga pera niyon. At dahil nga hindi naman ito hinahanap ang mga nawawalang pera na kinuha niya, ay pinagpatuloy niya na lamang ang gawain ito. May pagkakataon pa nga na kinakalkal na niya ang damitan nito o maging ang bag nito. Kapag pumapasok ito sa trabaho, lalo na kung wala na siyang mahugot na pera mula sa sariling bulsa. Kahit pa kasi may trabaho siya, kulang na kulang ang sinasahod niya upang tustusan ang kanyang sariling pangangailangan at pati na rin ang kanyang buong pamilya sa probinsya. Kaya naman, ngayong may tila biyayang nakalatag sa harapan niya, ay hindi siya nagdadalawang isip na kuhanin ito, kahit hindi naman ito sa kanya. Ginawa niya ang lahat upang matahimik ang kanyang kaibigan noong araw na iyon. Sising-sisinga siya sapagkat nilibre niya pa ito dahil hindi ito natuwa sa ginagawa niya. Pero dahil nga gipit na siya, ay wala naman siyang ibang maiisip na paraan upang mairaos ang kanyang buhay sa Maynila. Pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang gawain ito. Samantalang si Angel naman ay nagtataka na dahil sa nawawala na ang mga pera niya. At kinukutuban na siya na si Shaina ang kumukuha nito. Subalit wala siyang sapat na ebidensya rito. Nako Angel, kung ako sa'yo, ay pahuli mo na yan sa pulisya ang kasamaan mo sa dorm. Napaka magnanakaw naman yan. Suwestiyon ang kaibigan nito. Paano ko nga ipapahuli sa pulis? Eh wala nga akong sapat na ebidensya. Dapat yung huling-huli ko na sa akto. Kaso nga lang, wala naman akong pera para gawing bitag eh. Yung mga alas mo, ang gawin mong pambitag at saka dapat ay nakaset na ang kamera mo para naman ay mapakulong mo na yan. Akala niya kasi ay hindi mo napapansin, Angel. Kung hindi mo yan ipapakulong, ay marami pa yung mabibiktima. Suwestiyon ang kaibigan nito. Kahit agad namang ginawa yun ni Angel dahil sa hindi niya nagusto ang mga ginagawa ni Shaina. Pagka-uwi ni Shaina sa dormitoryo, agad siyang nagpasyang usisain ang mga gamit ng kanyang kasama sa kwarto at halos lumuwa na lamang ang mga mata niya nang makitang nasa ilalim ng una nito ang mga alahas. Diyos ko, jackpot na jackpot ako. Jack naman, hindi niya ito hanapin. May pambili naman yon ng mga bagong alahas. Sabi niya sa kanyang sarili, saka agad na ibinulsa ang lahat ng mga alahas na yon. Kaso nga lang, bago pa man siya makapunta sa sariling kama, naaninag niyang may isang babaeng nakatingin sa kanya sa bintana. At nang tignan niya ito, nanlamig na lamang ang buong katawan niya nang makitang naroon pala ang dalagang kasama niya sa kwarto. Sabi na nga ba eh, ikaw ang salarin. Nakangisi nitong wika. Anong ibig sabihin mo dyan? Pagmamaang-maangan niya pa. Huling-huli ka na sa akto. Nagsisinungaling ka pa? Kitang-kita ko nga sa kamerang nilagay ko sa kama ko ang reaksyon mo nang makita ang mga alahas ko. Hindi ka ba pa nakukonsensya sa ginagawa mo? Tugon nito, dahilan para siya ay tuluyang manghina. Hindi porket kaya ng ibang taong bilhin niyang mga bagay na yan, ay pwede mo nang nakawin. Pinaghirapan ko pa rin yan. Kahit mahiya ka naman sa balat mo. Dagdag pa nito. Hindi pa man nakakaisip si Shaina ng dahilan, ay kinatok na kaagad sila ng mga pulis na pinatawag pala ng dalaga at siya ay agad na dinampot. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Shaina na natatakot pa.
huwag ka nang magtanong pa dahil alam mo naman ang kalalabasan ng ginawa mo, Shaina. Sagot ni Angel. Kahit agad na napaluha na lamang si Shaina. Patawarin mo ako, Angel. Pangako, babayaran ko ang lahat ng kinuha ko sa'yo. Huwag mo lang akong ipakulong dahil may pamilyang umaasa sa akin. Pagmamakaawa niya rito. Umaasa pala sa'yo ang pamilya mo eh. Bakit ka gumagawa ng masama? Pangbabara nito sa kanya. Dahilan para maiyak na lamang siya at kusang sumama sa mga pulis. Dahil sa ebidensyang hawak ng dalaga, siya nga ay tuluyan ng nakulong ng ilang buwan. Sa loob ng ilang buwang iyon, pinangako niya sa kanyang sarili na paglabas niya ng kulungan, siya ay talaga namang magbabagong buhay na, alang-alang sa pamilyang umaasa sa kanya. Sabi ko naman kasi sa'yo, Shaina eh, ilang ulit kitang pinaalalahanan na mali ang ginagawa mo. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Paano na lang ang pamilya mo niyan? Nag-aalalang sambit ng kanyang kaibigang si Dayan nang binisita siya nito sa kulungan. Huwag mo na lang ipaalam sa kanila, bes, at sana'y nakinig na lamang ako sa'yo noon. Sobrang nabulag lang talaga ako sa pera at alam mo naman na medyo matigas rin ang ulo ko. Pero pinapangako ko sa sarili ko na sa oras na makalabas ako sa kulungan ito ay magbabagong buhay na talaga ako at kakayod ako para sa pamilya ko. Seryosong sambit ni Shaina. Mabuti naman at ganyan ang nasa isip mo, bes. Basta't nakasuporta lang ako sa'yo at apat na buwan ka na lamang na makukulong dahil sa pinakausapan ko na si Angel na babaan ang sentensya mo. Talaga? Maraming salamat talaga, bes, ha? Sambit na lamang ni Shaina at agad na niyakap ang kanyang kaibigan. Sinakatuparan niya ang kanyang sinabi kay Dayan nang siya ay lumaya. Muli siyang humanap ng magandang trabaho. Isa sa umaga at isa sa gabi. Dahilan para makaipon siya kaagad at makapagpadala ng pera sa kanyang pamilyang naghirap ng ilang buwan. Mahirap man ang pinagdaraanan niya, labis-labis pa rin naman ang pasasalamat niya. Dahil ngayon, alam niyang hindi na mula sa nakaw ang kinakain niya at ng kanyang pamilya. Kung hindi ito ay mula sa kanyang pinaghirapan, mula sa kanyang pawis at dugo.